magsiyawit na bayan, pinagpalaka dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Mami na mahal, mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ang kaloob na dumating na napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Sa pamamagitan ng tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamta ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawi ang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ang kaparusahan sa lahat ng ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran
at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din namang maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pangdinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila na naghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Mahapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po ay magandang tanghali sa inyong lahat. Sino po sa inyo dito ang teacher? Kahit ano po, kinder, elementary, high school, college? Wala akong teacher? Pero lahat po tayo halos ay naging estudyante. At marahil po narinig na ninyo ang isang palaging sinasabi ng mga teachers. Lalo na po kapag merong exam o kaya ho ay quizzes. Yun ho bang pagtapos na, sasabihin ho ng teacher, finish,
or not finish, pass your paper. At nakakatakot para sa isang tao na hindi naghanda para dun sa exam, para dun sa quiz. Bakit siya natatakot? Baka wala siyang naisagot. Baka wala siyang naisulat. Baka mali-mali ang kanyang sagot. At baka hindi siya pumasa. Pero sa isang tao na nakapaghanda, sa isang tao na nakapag-aral ng kanyang leksyon, sisiyo ang exam. Sisiyo ang quiz, kahit pa yan ay surprise quiz. Mga minamahal na mga kapatid, bakit ko po ito nabanggit? Sapagkat sa ating mabuting balita, tayo inaanyayahan ng Diyos na maging handa. Anumang oras, pwedeng dumating ang Diyos o pwedeng humarap tayo sa Diyos. Finish or not finish, pwedeng sabihin sa atin ng Diyos, Parine, halika na dito. Hindi natin pwedeng sabihin, Ma'am, saglit ho, nagsusulat pa. Ganon din sa Diyos. Saglit ho, nagbabait pa. Wala eh. Binigyan tayo ng maraming pagkakataon para rin hong sa teacher, palagi namang nire-remind. No? Teacher ko, palaging sinasabi, every after class namin, okay, study your lesson. Study in advance. Read in advance. Mag-aral kayo ng leksyon. Ano ba sinasabi sa atin ng Diyos? Maging handa kayo. Magpakabuti kayo. Gumawa kayo ng maraming mabubuting bagay. Di ba? Pinapaalala naman sa atin yan ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, wait. Lord, sandali lang. Huwag mo muna akong kunin. Hindi pa ako ready humarap sa iyo. Kasabihin sa atin ng Diyos, wow, napakaraming pagkakataong binigay ko sa iyo. Napakarami ng tsansa na ibinigay ko sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid, kung atin ho itong titingnan sa ating unang pagbasa, makikita po natin ipinaliliwanag doon kung papaanong ang pagsuway ni Adan ay naging sanhi ng pagkakasala. Naging sanhi ng pagkahulog ng tao. Pero ang kasunuran ni Jesus sa kanyang ama ay nagbigay ng higit na biyaya kaysa sa kasalanan ng ating minana. Yun ang maganda. Hindi lang tayo basta sumusunod sa Diyos. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na maging masunurin sa Kanya sa lahat ng araw ng ating buhay. Para ano? Sapagkat hindi nga natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Ang ganda ho sana, di po baga, pag sinabi sa atin, okay, ikaw ay hanggang 60 years old lang dito, oh, ay di pag 50 years old na, magbabait na ako, 10 taon pa eh. Yung ibang taon, ay ako'y magpapakasarap muna, gagawin ko ang lahat, kahit na masama. Ako'y magbabait na pag 50 na, 60 pa naman ako mawawala eh. Pero hindi ganon ang ating sitwasyon. Ang sabi ng Diyos, maging handa kayo. Sapagkat anumang oras, pwede tayong tawagin ng Diyos. Hindi o ito unfair. Sabihin nyo, unfair ho ang Diyos, bigla na lang mananawag. Hindi po unfair ang Diyos. Sapagkat una tigit sa lahat, ipinagkaloob niya na ang biyaya. Nasa sa atin na ang biyaya. Gagamitin na lang natin sa mabuti. Susunod na lang tayo sa Diyos. Yun na lang ang ating gagawin. Para hubang itinuro na ng teacher, gagawin mo na lang pag-aralan mong mabuti. Para anumang oras magpa-exam si ma'am, kayang-kaya mo. Gayun din, binigay na sa atin ng Diyos ang biyaya. Binigay na sa atin ng Diyos ang mga dapat nating gawin. Kailangan na lang nating sumunod sa Kanya. Para dumating man ang oras, sabihin sa atin ng Diyos, okay,
finish or not finish, pass your paper. Wala tayong pangamba sapagkat alam nating ginawa natin ang dapat nating gawin. Bahala na ang Diyos sa atin. Ito po sana ang ating ipagdasal sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Lord, sana nga po ang mga biyayang pinagkakaloob mo sa akin ay tunay na magamit ko upang lalo akong makasunod sa iyo at maging banal sa iyong harapan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kung inatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso pagkatinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sani ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sino ang aking babalingan, Panginoon ko, tanging ikaw, pagkat ika'y daan at katotohanan, ikaw nga ang aking kaligtasan. Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo, handa akong tugtid ang loob mo, Panginoon, narito ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon na iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina,
Monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsipo, sumandali para po sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng ating simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go sa pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito, ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre, at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa 25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil. Kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang 7 ng Nobyembre. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Jenner De Castro. Ako po ang kuroparo po dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ako po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po ay nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall, sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po inyong matutulungan sa sana po ay kami ay inyong matulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Uy ng mahal, narito kami. Awit-awit ang Ave Maria sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihandog. Ihatid mo kami sa langit sa mga mapagmahal.